From the very start kasi, nakaplano na. Hindi ako yung ibang rit na may mang hangover. Kasi ang number one kasi sa akin is planning. Kaya pagpasok nung 2021, palagi kong sinasabi sa mga staff ko na pag head ka pala, parang may fear ka na pwedeng i-complain ka, lalo na nasa procurement ako, na hindi ko makaretire. Kaya parang yung feeling ko, minamadali ko sana March 6, March 17 na para at least clear na ako. Pero actually, wala akong hangover kasi kung i-compute mo yung volunteer ako, tsaka ma-permanent ako, 42 years, talagang pagod na pagod na. Tsaka siguro ito yung posisyon na talagang sabi talaga ng mga hindi sa imo ibibigay na silver platter. It's a common knowledge na kinaso ako sa civil service, court of appeal, in Supreme Court, na pagising ko lang, hindi ko naalala ang aking pangalan, na naalala ko may kaso ako. Kaya siguro, dumating yung period na pagod na rin ako. And because of that experience, doon ako na-challenge na I have to work. Doon ako na-challenge na i-prove ko sa mga tao na ang aking worth. Kaya nung nasa quarters ako, I can't imagine 2 o'clock in the morning, I have to make my rounds. Kasi kailangan may i-prove, kailangan kong i-prove na kaya ko to. I've been in the procurement for almost 17 years or 17 years pag chief nurse ko. Palagi kong sinasabi yan, kahit din sa supply, huwag kayong kumain ng pansit na dinadala ng mga supplier kasi kahit ang delivery schedule hindi maistriktuhan. I'm very vocal about that. I can attest to that. Magka-partner kami ni Doktora Sara. Kaya magtatalikod ako, walang sinong supplier magsasabi sa akin na kahit pansit, binigyan ako. I'm not expecting na, alam ko maraming nasaktan sa akin kasi ganun ako vocal. Palagi kong sinasabi sa kanila, diyan ako pigsusweldohan. Kaya alam ko may mga comfort zone nindo, medyo na galaw ko. Sabi ko, pasensya na lang. Pigsabi ko sa kanila, kahit anong libro, walang perfect na leader or a manager. Kaya sabi ko, if in case may pagkukulang ako, nasa inyo ng pagpupuno yan. Kaya kung ano man naumpisan ko, sana ipatuloy nung bagong papasok. Ang pagkiulay ko lang na palay kong piglalaban baguhon ang image ng Bicol Medical Center. Sabi ko sa kanila, kahit wala na ako sa posisyon ko, susubaybayan ko. Kasi pinaghirapan na to, inumpisa na natin ito, ipaglaban natin na mapakaray ang imahe ng BMC. Ang gusto kong makita talaga yung pagiging yung dignity, yung respect to the right ng ating mga client. Then number one then is the caring value nila as a Filipino nurses. Hindi lang yung pagdating mo sa abroad ipapakita mo caring value, dito kasi kababayan natin ito.